Fatima, tinakda. Ang ibig sabihin nito? May propesya. May isang batang isisilang sa dugo ng mortal at aswang. Isang bata na pupuksa sa kaharian ng kadiliman. Yung batang yun ay si Fatima. Sabi mo sa akin, hinahanap ni Nanay Nanaya niya. Kapag nakausap niyo yun, malalaman niyo na ibento na lahat ng kwento mo. Kaya payag akong hanapin niya ng mother pen niya. Pero kapag nakita ko na siya, papatayin ko siya nang hindi pinapaalam kay Fatima. Mukhang alam ko na kung sino nakarinig sa atin. Hindi! Ayan! Totoy, ihanda mo yung bangka. Ayan! Luwalhati, nag-text na si Ating Opie. Pupunta na daw siya dito. Sana talaga kasama na niya si Fatima. Buhay ka pa. Kapag nagpatuloy ka, malulunod ka. Kapag ako ang pinili mo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi mo makukuha sa akin, Siluwalhati. Nasa Siluwalhati? Ayaw mo, ha? Pwes. Malulog ka! Tulong! Nakaligtas ka noon. Ngayon, hindi na kita bubuhayin pa. Sa Siluwalhati! Hindi mo ako matatakasan! Fatima! Sir. Okay lang! Dalihan niyo! Dalihan niyo, mama! Dalihan niyo! Malapit na tayo sa bangbang! Hindi ako papayag na matakasan nila ako! Aling Opie! Long time na, si po! Mabuti naman po, nabisita niyo kami dito. Naku, pasensya ka na. Busy lang talaga. Kasi naman, tumawag si Aling Helen. Eh, ano daw? Gising na raw si Luwalhati. Gusto raw ako makausap. Tungkol ho saan? Hindi ko alam. Opie! Oh, ayan, Aling Opie. Hi! Kasama niyo po ba si Fatima? Kailangan ko po siyang makita. Iniisip ko si Luwalhati. Baka si Fatima, yung anak na matagal niya nang hinahanap-hanap. Ano? Ang Angel! 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 Ang Angel!
na babaliw ako. Kasi hindi po ako baliw. Naalala ko na po ang lahat. Hinahabol po ng aswang ang anak ko. Kaya kailangan iligtas ko siya. Nakuha nilang asawa ko si Mateo. Kaya hindi ko hayaan na makuha nila ang anak ko. Si Mateo? Si Mateo ang asawa mo? Mateo ang pangalan ng asawa mo? Sigurado ka ba? Opo. Kasi ang pamangkin ko, Mateo ang pangalan. At nabanggit niya, ang asawa nga niya si Luwalhati. Pero, patay na si Luwalhati. Kinuha ng mga aswan? Kinuha nga po ako ng mga manananggal, pero nakatakas po ako sa kanila. Kayo po si Tia Ofelia, ni Mateo. Ang tiyahe niya na nagpalaki sa kanya. Oo. Naikukwento niya po kayo sa akin noon, pero hindi po tayo nagkaroon ng pagkakataon na magkakilala. Kung ganun, ikaw nga ang asawa ni Mateo. Nasaan si Fatima? Mother Ben? Fatima! Mother Ben! Ayos na po kayo! Fatima! Salamat at ligtas ko! Mother Ben! Fatima! Mother Ben! Ayos na po ba kayo? Oo, Fatima! Lalo na ngayon lang ito ko ligtas ka na! Simbahan! Lahat ng sugatan, dali sa simbahan! Fatima, sa simbahan tayo. Sa simbahan tayo. Mas ligtas tayo. Ayun sila! Halimaw! Halimaw ang talot ng dagat! Ato ang talot ng dagat! Patay ay halimaw! Patayin! Hindi pa ito ang huli nating pagkikita, Fatima. Kasalanan ko po ang lahat.
Hindi ko po sinabi kay Mateo ang tunay kong pagkatao. Isa akong manananggal. Pero hindi po ako masama katulad nila. Kaya pala naiiba yung dugo mo. Patawarin niyo po ako. Dahil sa akin namatay si Mateo. Hindi patay si Mateo. Ang alam niya, asawa niya ang patay. Hindi po. Hindi po nila ako pinatay. Gusto lang umanib ako sa kanila pero hindi ko po magawa. Kaya tumakas po ako at naisinang ko pang anak namin si Fatima. Si Fatima? At maaaring si Fatima, yung batang inampunin niyo. Hinatid lang ako ni Mateo. Baka nasa labas pa siya. Dito tayo, dito tayo! Mother Ben! Ito, punta mo yun! Punta yun sa loob pa. Kanina? May kaaway? Nasa sa polis? Nasa si Mateo? Nasa siya? Hinabol niya po yata yung nakaaway niya kanina. Ma, eh sino naman yung nakaaway ni Mateo? Hindi po namin alam, sir. Ha? Sino yun? Mami, ayos lang po ba kayo? Ano mo ba talaga ang nangyari sa inyo, Mother Ben? Konting sugat lang. Mother Ben, huwag niyo po ako iwan, Mother Ben! Mother Matiwa, nakapupunta. Matiwa, hihila po ako. Tulang! Tulawan niyo po yung Mother Ben ko! Matiwa, huwag na. Mother Ben, kailangan ko po kayo, Mother Ben. Naharap, wala na tayo magagawa. Basta'y pangahulang sa akin. Huwag na wala ako. Huwag ka lang babalik sa tubig. Hindi po magyayari yun, Mother Ben. Hindi po! Kailangan niyo po mabuti sa hospital. Kailangan niyo po mapagamot. Paano mo naman gagawin niyo? Baka mapahamak ka lang. Hindi, Mother Ben. Nagawa po ako nagbala. Huwag mo na akong alalahanin, Fatima. Huwag mo na akong alalahanin. Mother Ben! Sumasagot si Mateo. Naku,
Isa naman kaya nagpunta yun? At sino naman yung lalaki na kaaway niya? Boss Chief, kanina pa nagre-ring yung cellphone mo eh. Hindi mo ba naririnig? Si Ate Ophi lang yan, mamaya ko na siya tatawagan. Tsaka napapansin ko, Boss Chief, parang napakalalim lang iniisip mo. Parang hindi kita ma-reach. Nakita ko si Canlaon. Sino yun? Yung manananggal na tumangay kay Luwalhati. Kailangan pong makausap si Mateo. Malamang nasa opisina siya ngayon. Pero uuwi naman siya sa bahay mamayang gabi. Gusto mo sumama ka sa akin? Grace. Nakita ko siya nung hinatid ko si Auntie Office sa foundation. Well, may sinabi siya eh. Sabi niya, hindi ko tumako si Luwalhati. Teka lang, Boss Chief. Parang ang labo naman nun, ang gulo naman nata. Eh, di ba sila ang pumatay sa pamilya mo? Yun ang alam ko. Pero, hindi kaya ibig sabihin ng sinabi niya. Hindi kaya buhay pa si Luwalhati. At hawak siya ng mga manananggal. Pasensya ka na, Luwalhati, ah. Hindi naman kasi kita basa-basa pwede na lang paalisin dito. Hanggat di ako nakakasiguro na magaling ka na at maayos na talaga yung kalagayan mo. Pasensya ka na. Father Ben! Fatima! Father Ben! Ano nangyari? Father Ben! Ano nangyari? Nakikita ko na po kayo, Padre Ben! Ha? Paano yun? Nakikita mo ako? Hindi ko rin po alam kung paano nangyari yun, Padre Ben. Baka po, nagmilagro. Baka po tinititid yun sa panalangin ko. Ngayon po nakakakita na ako. Hindi na po ako natulog. Kailangan ko po kayo madala sa hospital. Mangako po kayo sa akin. Hindi kayo bibitin. Sandali lang po ako. Mangako po. Mabalik ako. Hindi ko na ay, mabibigyan. Huwag na. Mabibigyan mo. Nakita kami muli ng naging asawa ni Luwalhati. Baka natugto niya yung anak namin. Malamang ay hindi. Pagkat ako pa nga ang tinanungan niya kung nasa na ngayon si Luwalhati. Kung ganun, kailangan makuha natin ang anak ko bago siya matagpuan ng taong yun. Sa ngayon ay malabo akong makabalik doon bilang tao. Pagkat nakilala na ako ng mga bantay dahil sa nangyaring kaguluhan. Canlaon, kung gusto mo, ako ang pupunta para makuha ang anak ko. Sasamahan ko, sir. Ayoko na magsayang pa ng oras. Hindi ko na ito patatagalin pa. Mamayang gabi ay mawawalang muli ang buwan. Sasalakay tayo at kukunin na natin si Luwalhati. Thank you.
kaya mo pa ba, baby girl? Oh, Mother Ben, nakayanin ko po para sa inyo. Baby girl. Mother Ben. Hindi dapat ganito, baby girl. Dapat ako nag-aalak ka sa'yo. Alam ko rin naman po, Mother Ben. Kapag ako yung nasaktan, ganito rin po yung gagawin niyo sa akin. Oh, baby girl. Ang bait-bait mo. Baby girl, ang pinakamasayang araw ko. Yung araw na nakita kita. Ikaw ang nagbigay sa isa-isa sa buhay ko, baby girl. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko rin po kayo, Mother Ben. Kumapit lang po kayo. Malapit na pong ospital. Nakikita ko na po. Pagdating po natin doon, gagamutin ka na po nila. Tapos, gagaling ka na po. Tapos, magkakasama na po tayo. At hindi na po tayo magkakahiwalay. Kahit kailan! Alam mo, Ma'am Grace, naawa ako kay Luwalhati. Sana mabigyan man siya ng pagkakataon para makausap niya si Mateo. Tuloy-tuloy na nga ako ang pagaling ni Luwalhati. Saka, sana maging okay na ang lahat para sa kanya at mabuo na niya yung pamilya niya. Sana nga. Ano yun? Ang laki naman na paniking yun. Hindi yan mga paniking. Huh? Mga manananggal yan. Sa kanya, Iha. Nurse, palabasin niyo ang bata. Papa Jesus, wala na po akong ibang malalapitan kundi kayo. Tulungan niyo po si Madre Pet. Hiligtas niyo po sana siya. Arawawa siya sa po. Siya na lang po yung natitira sa akin. Sige na po. Mother Ben. Physical ang kondisyon niya. Kailangan siyang maoperahan agad. Iha, kailangan ng malaking halaga. Meron ba kayong nakitang maliit na bag? Alam ko po kung sino nakapulot. Ikaw ang nagnakaw ng mga gamit ko, ha? Auntie Ophie, sasabit na po kung makita si Mateo. Kamag-alala, pauwi na yon. Ayan na siya. Ayan na siya.